Welcome back again mga sir, this is Sowex back again with another video. So sa video na ito is talalakayan natin kung ano ba yung sanhin ng mga feedback at kung paano ito maiwasan. So ito yung simpleng setup ko para ma-demo natin. Magbibigay ako ng tips para maiwasan natin yung feedback. Check. Kaya nito. Yan, parang ganyan. So ito mga sir, i-demo na natin kung paano ba, or ano ba yung mga sanhin ng feedback. So yung ginagamit ko ngayon is sa Joso Note Alps. Ayan po, wireless microphone po yan. And then yung ano yung wired na microphone niya yung i-demo natin. Gumagamit ako ng Flama mixer na may digital software para sa kanyang EQ, compressor and effects. So ayan naman yung speaker natin, yung Airbus. So ano nga ba yung isang cost ng feedback? Ano feed yung tawag kasi na feedback kasi yung mic natin is nagpi-pick up ng sound na galing sa speaker rin. So parang nagpi-feedback loop lang, nagpabalik-balik yung tunog, kaya nadodoble, tumalakas yung tunog. Kaya yan yung sanhin na feedback. Yung isang cost ng feedback is yung overgain. Yung gain kasi is yung input gain, and yung volume naman or level is yung output gain. So once na nilalakyan mo yung gain, lumalaki yung pick-up pattern rin ito. Or mas sensitive sa pag-pick-up ng sounds, kaya mas prone ito sa feedback. Kasi lumalaki yung pick-up pattern niya. Yung mga noises, background noises na pipick up niya, kaya once na lumapit ka sa mic na ganun siya, na feedback siya. So kaya ay testing natin, lakihan natin yung lakihan natin yung volume dito lang mga 11 o'clock, gawin natin 1 o'clock yung gain. Ayan. Ayan, mas ano siya. Ayan, mas ano siya, mas prone siya. Ayan. Mas prone siya, pero kung baliktarin natin, lakihan natin yung volume. Ayan, kahit ano pa yan, kahit 2 o'clock pa yan yung ano natin, yung volume or levels. And gain is 11 o'clock. So, nami-minimize na yung feedback na tinatawag. Ayan. Ayan. Ayan ang ibig sabihin. Eh, parang tamang timpla lang yan eh. Yan kasi yung ano, ang importante natin sa pag-set ng proper gain para sa mga mics natin. Huwag natin pasobrahan ng gain. Kung iba kasi naghihingi pa ng volume, kaya sa gain sila nagdadagdag. Be careful lang dyan kasi dyan yung isang cost ng feedback talaga yung gain. Another cost of feedback is sa EQ naman natin yan. Or nag-over EQ tayo or nag-boost tayo ng EQ. So dapat kung mag-EQ tayo is very minimal lang tayo mag-EQ sa, for example, mga vocals or mga microphones. Best suggest na tanggalin natin or mag-low pass filter tayo or low cut tayo para matanggal yung mga low rumble or parang bassy na tunog ng tao. Hindi kasi yan ano yun ang maganda pakinggan, parang parang ngungo yung tunog ng mic natin, kaya tanggalin natin. Or kung sa mga mixer natin is meron po dyang low cut filter na tinatanggal yan 80 hertz and below. So dito try natin tanggalin yung 80 hertz and below, matatanggal na yung mga sub bass frequencies ng boses natin. Kung hindi natin natanggalin lahat ng bass kasi parang nawawala naman yung body ng audio kung tanggalan talaga natin ng bass. Okay na yan yung mga 80 Hz kasi karamihan ng low cut filter is nakaset sa 80 Hz. Ito wala po itong low cut kasi may ano naman siya, may EQ naman siya. Most of the mixer is meron namang low cut filter. Yung prone talaga na frequency sa feedback is yung mga above 1 kHz. Or yung 1 kHz is mid frequencies, and yung patas dyan is mga high frequencies niyan. Kaya ito yung side na be careful or minimal lang dapat yung ating pag-EQ, para hindi tayo mag-feedback ng ano. Ito kasi yung pinakasakit na feedback sa mga high frequencies or sa Twitter natin, kaya madali tayong masunugan ng Twitter. Huwag tayong mag-boost sa high frequencies kung hindi naman kailangan, para ano tayo, para safe tayo sa feedback. And then yung isa pang main cause ng feedback is yung tinatawag na grounded microphones. Ito yung sample ng grounded mic natin. Ayan, no? May malalaman natin yung grounded kasi kahit hindi natin ginagalaw is may ano siya, may signal na pumapasok. Ayan. Naka-off pa ito, ha. Ayan, naka-off po yan. So, ano naman gagamitin natin? Wired microphone. So, bawasan muna natin yung volume. Ayan, on natin. Ayan, marinig natin yan. Yung parang humming na, ano na, mid-frequency na humming. Ayan. Check. Ayan. And then, mas prone ito sa mga feedbacks. Ayan yung volume ko. Low volume lang siya. Pero prone pa rin siya sa feedback. Ayan yung noise niya. Iwasan natin yan yung mga grounded microphones. So to fix that issue, palitan natin yung ano, yung ganito, yung cables natin. Ayan. Ito yung mas okay yung shielded na microphone cable. Ito kasi parang ano to, yung mga libre lang to sa kung bibili ka ng microphones. So try natin palitan. Check mic test 1 2.
Nagyan natin ng gain and volume. Check mic test 1-2. Ayan. Ayan o. No? Na-minimize na natin yung feedback kasi okay na yung ating XLR. Kaya double check natin bago tayo magkabit ng XLR. Ito kasi wala naman tong problema. Na-check o. Okay naman yung solda niya. Pero talagang ano lang talaga. Hindi compatible yung XLR natin sa microphone. Kaya piliin natin yung compatible, check talaga natin kung nag-humming siya para maiwas tayo sa feedback. Check mic test 1-2, hello check. Check mic test 1-2, hello check. Ayan. Ano, wala ngayon. Yan yung isang main cause talaga ng feedback. And then, syempre sa speaker placement naman, kung maglagay ka ng asan yung ano ko, yung cup, ayan, para signature tayo. So kung speaker placement naman, dapat mas mataas or elevated yung tweeter natin or yung speaker natin. Siguro yung mid-range is ear level. Ayan. And then yung tweeter is dapat sa tenga. Mataas pa sa tenga natin or sa listening audience kung ano yung position nila kung nakaupo. Siyempre babaan natin ng konti yung ano natin yung speaker. So sa mga stage monitors naman yan, ring out yung monitors na tinatawag yan. May certain frequency kasi dyan sa monitor natin na nag-feedback. Yan, tinatanggal natin yung or kinakat natin. And then yung ibang sani rin, parang ganyan rin yan, yung epekto sa mga stage monitors. Mga house nyo, para sa house naman or sa house speaker or front of house, ano naman yan, placement naman, dapat nakatalikod sa stage yan ng isang tips para maiwasan natin yung feedback sa mga MC natin or sa nagsasalita sa stage. Pwede ka rin gumamit ng mga processors gaya ng feedback eliminator or advanced feedback suppression ng mga sa DBX. And pwede ka rin gumamit ng gate compressor or tinatanggal yung nagka-cut off yung signal kung wala namang audio na pumapasok sa microphones natin. So, ayun mga sir. Thank you again sa panonood and see you in the next